paano magbuntis ang mga hayop? I'm pregnant. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang itsura ng mga hayop bago sila manganak at paano magbuntis ang mga hayop. Number 10, gorilla. Ang mga gorilla naman ay dinadala ang kanilang supling sa kanilang sinapupunan sa loob ng 8 at kalahating buwan. Mahirap masabi kung talaga bang buntis ang isang gorilla dahil malaki na talaga ang tiyan nito kahit hindi ito buntis. Ngunit mapapansin mo naman na may pagbabago sa pag-uugali o mood ng isang gorilla kapag sila ay nagbubuntis. Maliban dyan ay makikita mo rin ang pagbabago sa feeding behavior nito dahil mas magiging gutumin sila habang nagbubuntis. Isa pang paraan para malaman kung buntis ba ang isang gorilla ay kung namamaga ba ang knuckles o kamao nito. Kung ito nga ay namamaga ay isang sintomas ito ng pagbubuntis. Kalimitang nagbubuntis ang isang babaeng gorilla kada 4 taon lamang at ang kanilang anak ay kanilang iniluluwal sa gabi. Isa lamang ang kanilang magiging anak ngunit may naglalabas naman ng kambal. Ngunit napaka-rare ang pangyayaring ito. Maliban dito ay may 40% ng mortality sa mga bagong panganak na gorilla. Ibig sabihin nito ay isa lamang ang baby gorilla na nabubuhay kada 6 hanggang 8 taon. Gamit ang impormasyong ito ay masasabi nating ang isang babaeng gorilla ay maaari lamang na magkaroon ng 2 hanggang 6 na anak sa buong buhay niya. Number 9, elephants. Kilala ang mga elephants bilang gentle giants at maraming video na kumakalat ngayon sa internet kung gaano ka-protective ang isang nanay na elepante sa kanyang anak. Ngunit alam mo ba kung paano magbuntis ang isang babaeng elepante? Ang mga babaeng elepante ay nagdadala ng kanilang supling sa loob ng 1 at kalahating taon. Napakatagal nito, di ba? Katulad ng mga gorilya, kalimitan, isang anak lamang ang kayang iproduce ng isang elepante. Number 8, horse. Ang gestation period ng isang kabayo o ang tagal ng pagdadala nito ng supling sa kanyang sinapupunan ay kalimitang tumatagal ng 340 days. Ngunit pwede itong tumagal ng mula 320 days to 370 days. Malalaman mong buntis ang isang kabayo kapag mas naging malakas itong kumain kumpara sa regular na kinakain nito at kapag nagkaroon ng pagbabago sa mood nito. Kapag malapit na itong manganak ay naglalakad ito ng paulit-ulit sa loob ng barn o farm. Makikita rin na madalas ang pag-ihi at pagdudumi nito. Pahiga-higa din ito ng paulit-ulit. Number 7, giraffe. Ang pagbubuntis ng mga giraffe ay kadalasang tumatagal ng 14 to 15 months. Kapag sila ay nakapagpanganak ng walang komplikasyon, minsan hindi sila nakakapagbuntis sa susunod na 16 months. Ang mga giraffe ay tulad din ng ibang mga mammal o mga hayop na mayroong buhok o balahibo. Nakakapaglabas ng gatas kapag sila ay bagong panganak at mayroong kakayahang magluwal ng baby. Makikita ang paglaki ng mga suso ng giraffe bago sila manganak dahil pinaghahandaan na nila ang paglabas ng gatas para sa kanilang baby. Lumalakas din ang gana sa pagkain ng mga giraffe kapag sila ay buntis dahil kailangan nila ng enerhiya upang mailuwal ang kanilang baby. Kapag malapit na sila magluwal, makikita ang paglobo ng tiyan ng mga giraffe at madalas makikita ang paggalaw ng baby o ang kanilang pagsipa sa sinapupunan ng nanay. Number 6, leopard. Madalang magpakita ng pagbabago sa kanilang pag-uugali ang mga leopard kapag sila ay nagbubuntis. Ngunit kapag malapit na silang manganak, makikitang lumalaki ang kanilang mga suso tulad ng ibang mga mammals. Lumalobo din ang kanilang tiyan o abdomen dahil lumalaki ang sanggol na kanilang dinadala. Kapag nakitang masyadong malaki na ang tiyan ng leopard, mag-ingat na. Madalas itong maging agresibo kapag may nakitang lumapit sa kanya. Maaaring manakmal ito o di kaya ay lumayo papunta sa ligtas na lugar kung saan walang gagambala sa kanya. Ang pagbubuntis ng mga leopard ay tumatagal ng halos 3 buwan. Number 5, Chihuahua. Sikat ang mga Chihuahua bilang mga cute na alaga ng mga tao. Ngunit ito rin ang isa sa mga pinaka-agresibong lahi ng mga aso. Kapag nagbubuntis sa mga Chihuahua, mas lalong lalabas ang kanilang pagka-agresibo. Bukod sa mas magiging agresibo ito bago manganak, ito ang ilan pa sa mga senyales na ang Chihuahua ay buntis. Una, sila ay madalas na pagod at maaaring hindi makipaglaro sa iba pang mga hayop o tao. Pangalawa, mabilis ang paglobo ng kanilang tiyan. Ngunit mas nagiging madalas ang pagkawala nila ng gana kumain kahit na hainan pa ng mga paborito nilang pagkain. Pangatlo, ang kanilang mga suso ay lalaki bilang paghahanda sa pagpapasuso sa kanilang mga baby na iluluwal. At pang-apat, mas mapapadalas ang pagdila nito sa sarili bilang paglilinis ng kanilang katawan. Kaya kaibigan, kapag ikaw ay may alagang chihuahua at napansin mo ang mga senyales na ito, maaaring buntis ang iyong alaga. Kailangan mo na itong dalhin sa veterinaryo upang malaman kung ano ang mga susunod na gagawin upang maging ligtas ang panganganak nito.
Madalas kasi na ginagawa ang cesarean section o isang medikal na proseso sa pagbubuntis kung saan hinihiwang bahagi ng tiyan upang makuha ang baby. Number 4, panda. Ang mga panda ay isa rin sa mga kinikilala bilang nakakatuwa na hayop dahil sa taglay nitong balahibo sa mukha at ang kanilang chubby na pangangatawan. Madalang magbuntis ang mga panda. Kapag nabuntis ang panda, ito ang mga senyales na manganak na ito. Kumpara sa ibang mga mammals, kapag nagbubuntis ang mga panda, hindi lumalakas ang gana nito sa pagkain. Madalas na namamayat pa nga mga panda kapag sila ay buntis at kaunti na lamang ang kanilang kinakain. Mapapansin din na namumugad ang mga panda gamit ang mga bamboo o kawayan. Imbis na kainin ang mga bamboo, pinipilas nila mga ito at gumagawa ng pugad para sa kanila at sa mga iluluwal na baby panda. Number 3, tigers. Susunod sa ating listahan ay ang mga tigers. Mahirap tuklasin kung buntis ba ang isang tigre dahil tulad ng mga leopard, hindi ito nagpapakita ng pagbabago sa kanilang pag-uugali. Ngunit ayon sa mga veterinaryo at iba pang mga siyentipiko na nag-aaral ng mga tigers, kapag nagbubuntis ang mga tigers, lumalakas ang pagiging antuki nila. Mapapansin din na mas masaya o napapadalas ang pakikipaglaro ng mga tigers sa iba pang mga hayop kapag sila ay buntis. Nakakagulat, di ba? At syempre kaibigan, kapag malapit na silang manganak, makikita na ang baby bump o ang paglobo sa kanilang tiyan. Mga ilang linggo bago ito manganak, naghahanap na ang tiger ng isang ligtas na lugar para mailuwal ang kanyang mga baby. Magtatago na ang mga tigers at mahirap na makita kapag malapit na manganak. Number 2, cats. Ang mga cats o mga pusa ay isa sa mga hayop na domesticated o mga madalas na inaalagaan ng mga tao. Kapag ikaw ay may alagang pusa, kailangan mong malaman ano ang mga senyales ng pagbubuntis nito upang matulungang maging ligtas ang panganak. Tulad ng ibang mammals, namamaga ang suso ng pusa at madalas ito ay nangingitim upang maganda ng gatas para sa mga sanggol. Makikita din na malaki na ang kanilang tiyan at wala sila gaanong enerhiya na makipaglaro. Number 1, dogs. Ang mga dogs o aso ay madalas inaalagaan ng mga tao. Kapag buntis ang mga aso, maaaring mawalan sila ng gana sa pagkain. Magiging matamlay din ang mga aso kapag sila ay buntis at madalas itong pinaghihinalaan na mayroong sakit. Tulad ng mga pusa, namamaga din ang suso ng mga aso kapag sila ay nagbubuntis. Bukod dito, namumugad din ang mga aso. Maaaring maglipon sila ng mga damit ng kanilang amo o kaya ay maamalagi sa isang sulok sa bahay kapag sila ay buntis. Ikaw, anong hayop ang alaga mo at anong pangalan? Comment down below yung masasabi mo para malaman din namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Nakakatakot na hayop na di mo gugustuhing makaharap. Number 9, lamprey. May habang 2 feet ang lamprey at may ahalin tulad mo sa eel dahil sa itsura nito. Ngunit kung titingnan mo ng mas mabuti, mapapansin mong walang jaw ang naturang hayop na ito. Number 6, Venezuelan poodle moth. Kung titingnan mo ang larawan ng isang Venezuelan poodle moth, marahil ay hati ang iyong magiging opinyon. Ang nasabing hayop ay pinaghalong cute at nakakatakot. Dahil sa kakaiba nitong anyo, inakala ng marami na isa itong produkto ng tinatawag na internet hoax o practical joke sa internet.